So, hi guys! Good evening and welcome back to my channel. Nandito naman po ako. So, gusto ko pong magbigay ng reaction regarding doon sa ating kababayan or sa ating mga kababayan na hindi maganda ang trato or ang tingin sa mga Chinese. So, katulad na lang po ng senaryo na meron pong mga Chinese tourist na nag-order sa isang kilalang fast food restaurant. Nag-order po sila ng pagkain, pero nung nasa loob na po sila ng fast food ay bigla na lang may nagsalita na isang customer na labas na tayo dito kasi may coronavirus. So may coronavirus daw doon dahil nga meron pong mga Chinese or may mga turistang Chinese na kumain or nag-order doon sa isang kilalang fast food restaurant. Nung nasa table na yung mga Chinese pero hindi na nila tinapos yung pagkain at doon na lang nila sa labas ipinagpatuloy yung pagkain. So kung makikita nyo nga naman sa picture na nandoon na lang sila sa labas ng fast food restaurant kumain. So kung para sa akin, hindi po maganda, hindi po makatarungan at hindi walang respeto, walang karespetuhan sa ating mga bisita, sa ating kapwa-tao. Alam niyo po, tao din naman po 'yan eh. Hindi po porket nangyari po or hindi po porket nasa China ang virus or nangyari yung epidemic, ang tingin na po natin sa lahat po ng mga Chino or mga Chinese ay may dalang sakit. Alam niyo, minsan ang hirap din intindihin ng mga Pilipino. Hindi mo alam kung nasobrahan ng talino, hindi mo alam kung nasobrahan ng galing. Minsan, yung pagiging sobrang matalino, hindi na nagagamit sa tama. Ano-ano lang mga pinagsasabi. Hindi po ba kayo naaawa dun sa mga Chinese? Wala naman pong ginagawang masama sa inyo yung mga Chinese. Gusto lang nilang kumain. Ang dami-dami niyong sinasabi about sa mga Chinese. Hindi ba kayo naawa sa kanila? Lugmok na po sila. Bagsak na po sila. So sana naman po, itong panahon na to, kailangan po nila din na kahit ipakita man lang natin sa kanila na naandun tayo, naka-support pa rin tayo bilang tao. Dahil mga tao din naman po yan sila, nakakaramdam din, nasasaktan din. O alam natin na nanggaling sa kanila ang coronavirus, pero hindi po nila ginusto yan. Wala pong may gusto na magkaroon ng coronavirus. Nagkataon lang, nangyari lang, na nandoon sa China. Ipapaano kung baliktarin natin ang sitwasyon? Ang sitwasyon, halimbawa, nanggaling sa Pilipinas o nanggaling dyan sa atin sa mga Pilipino, yung coronavirus. Ano po bang mararamdaman nyo na kapag kayo na ang pagsalitaan o kapag kayo na ang sinabihan ng kung ano-ano ng mga taga-China? Aber, hindi nyo ba naisip na ang dami-daming mga Pilipino ngayon na nasa China na ang mga yon nagkakaubusan, kahit nagkakaubusan na sila ng pagkain, kahit wala na silang trabaho, pero sinusuportahan pa rin sila ng bansang China, na binibigyan pa rin sila ng mga Chinese ng makakain dahil wala naman silang trabaho, dahil wala naman silang mapapasukan. So binibigyan pa rin sila at inaalagaan pa rin sila ng mga Chinese. Sana po naisip natin yan. Sana po maisip ninyo yan. Tao rin po yan. Nagkaiba lang dahil magkaiba yung ating nationality. Pero mga tao po yan. Respeto pa rin po natin. Or kung ayaw po man natin na mahawa ng coronavirus, bakit hindi tayo umalis? Nung kahit, huwag ka na magsalita ng kahit ano, kayo na lang ang umiwas. Katulad ng ginawa nila, bakit may narinig ba kayo nung sinabihan nyo na meron silang coronavirus? Wala naman silang ginawa sa inyo, di ba? Ang ginawa na lang nila, lumabas na lang sila. Dahil pakiramdam nila, pinandidirihan sila, iniiwasan sila ng mga Pinoy. Kaya kung makikita mo, nandun na lang sila kumain sa labas. Sana po maisip po natin yan. Hindi po natin kailangan na humusga. Huwag po tayong maging mapanghusga sa ating kapwa. Bagkus, dapat sana po ipanalangin natin, tulungan po natin, kahit sa pamamagitan ng dasal, na sana po mawala na yung sakit na yan para hindi na kumalat pa. Mag-pray po tayo. Yun lang ang pinakamalaking bagay na maitutulong natin dahil hindi naman natin sila mabibigyan ng kahit anong tulong. Umiwas na lang tayo. Kung alam natin na hindi maganda,
O kung alam natin na mayroon talagang dalang virus yung isang tao, pero paano natin malalaman kung hindi naman dumaan sa masusing pagsisiyasat or hindi dumaan sa check-up? So hindi natin malalaman na yung Chinese or yung tao na yun ay may dala or siya ay may dalang coronavirus. Hindi natin malalaman kung hindi man siya na-check-up, kung hindi man siya na-check ng doktor. Kaya sana mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin. Ako, sinasabi ko lang to dahil naaawa ako doon sa mga Chinese. Naaawa ako sa kanila. Alam ko maraming nangyayari, hindi magandang nangyayari in between sa Pilipinas at saka ng China. Pero this is not the right time para maggagawa tayo ng kahit ano. Instead, let's pray for them. Let's pray for the country. Let's pray for the Chinese people. Yun lang po. Hanggang dito na lang po at maraming